Inihain ngayon sa Kamara ang panukalang batas na layong ibalik sa Hunyo hanggang Marso ang school calendar sa bansa sa susunod na taon. Pabor naman dyan ang ilang mga magulang. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen. Sa loob ng isang linggo, dalawang araw na salitang hindi pumapasok ang tatlong anak ni Katharina. Arya, simula nang tumindi ang init, palagi nang nagkakasakit ang kanyang mga anak pag uwi mula sa eskwelahan. Mahirap ang mainit kasi, siyempre po, pagka sa mainit kasi di kaya sa mga bata. Kasi po, pagkating init kasi dito kulang-kulang po sa electric pan. Parati po kasi nagkaka-ubo pagka ang sa likod na papawisan po. Siyempre po, di maiwasan yan kasi siyempre ang electric pan kulang-kulang po kasi sa sobrang init. Kakaroon po ng sipon at saka ubo. Kaya naman, pabor si Katharina sa isinusuro ngayon na ibalik na sa June to March ang school calendar ng bansa. At para mapagtibay pa ito, inihain na ng ACT Teachers Party List sa Kamara ang House Bill 8550 kung saan layong ibalik sa unang Lunes ng Hunyo ang simula ng pasukan at ibalik rin sa Mayo hanggang Abril ang bakasyon ng mga estudyante sa school year 2024 to 2025. So nakita na natin yun ano, yung pag-a-adjust natin doon sa pag-adapt natin ng international na school year. Kaya lang nakita natin yung naging epekto naman noon sa ating mga bata. Hindi siya appropriate ng isabay yung school opening ng August. Dahil syempre ang April and May ay talagang napakainit. As compared naman dun sa ibang mga bansa na pinaggayahan. Kaya kailangan na talagang i-adjust muli. Pero paano nga ba ito maipatutupad kung sa Hulyo pa matatapos ang klase ng mga estudyante ngayon at Agosto na nakatakda muli ang pagsisimula ng klase? Sa ilalim ng panukala, kung mag-uumpisa ng Agosto ang pasukan ngayong taon, dapat ay matapos ito sa ika-apat na linggo ng Mayo sa susunod na taon para sa pag-uumpisa ng school year 2024 to 2025 sa Hunyo. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, NCR, nasa batas sa 220 araw dapat ang klase ng mga estudyante. Pero may non-negotiable contact time ang Department of Education kung saan maari na lamang itong paikliin sa 180 days. Ibig sabihin, maaring paikliin ang araw ng pasok ng mga estudyante ngayong taon. Kung i-adjust siya within this school year, so much better. Pero inaasahan natin na ngayon na next school year na yan. At definitely mag-a-adjust. So may mga pamamaraan naman ng mga teachers natin at mga students natin to make up kung para makuha ulit no yung desired number of school days. Dahil naniniwala naman tayo pag kalidad ang edukasyon at maayos ang edukasyon ay hindi naman nagmamatter yung days. Gusto ring mapasama ng mga guro sa 220 days sa pasukan ang iba pang aktibidad sa eskwelahan gaya ng graduation rites, learning cap at early enrollment. Ito ay para mabuo ang kanilang dalawang buwan na bakasyon. Naramdaman namin itong nakaraang Abril-Mayo, no? Nagkakawalaan yung aming mga estudyante sa sobrang init. No? Kaya it's high time na ang klase namin ay mula June hanggang patatapos ito ng Marso. No? At tinitinan din namin ito at pagtitiyak din namin ito na dapat ay hindi masasakripisyo yung tinatawag naming PVP, no? Yung Proportional Vacation Pay. Mula kasi nung mga nakaraang taon na ay paiksi na ng paiksi yung aming bakasyon. Sa katunayan, ang school year ay matatapos ng July 7 pero pagkatapos noon ay may mga ceremonial at graduation rites pa. At ito nga, napabalita pa na may mga learning camp pa ito. Una namang ipinahayag ng DepEd na pinag-aaralan pa sa ngayon ang pagbabalik muli sa Hunyo ng pagsisimula ng school calendar sa bansa. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.